Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Yan. Ay, malakas masyado. Yung ano, yung echo niya. Ang sakit sa tingin.
Yan, good morning sa inyo. Medyo napaaga po yung ating Dear Diary kasi meron akong mahalagang aayusin ngayon. Supposed to be dapat mga 11 a.m. pa tayo. Yun talaga yung original time niya. Pero nag-advance lang ako ngayon. Total, wala naman si Ate Ruby. Hiramin ko lang saglit yung oras. Kasi may aasikasuhin ako. So, bigay muna natin sa kanila yung first song dyan. Kay Era. Tita Whitney. Thank you, Mr. Windows! Tita Whitney. Thank you, Mr. Windows! Meron na po kaming paracetamol. May mataas to, once you know the love, you never let it happen.
Uga, din ako. Short break, thank you so much. And sabay sa mga jumpers natin. Thank you! Yan, ang galing ni Aira, no? Favorite ko yan eh. Kaso ang layo niya sa Jensen pa. So ngayon, medyo nabigla tayo, no? Maagay, no? Ipapakita natin sa inyo yung ano, yung mga poster dyan na ano siya for March 23. Concert yan sa Eagles Bar and Resto. 5 p.m. siya. So meron po kami ticket dyan, 500 pesos. Start siya ng 5 p.m. to... Yan. Pakita mo naman. Pakita mo yung ano, yung poster. Ayan, ano siya? AAGS Production. Kay Direk JM. Yan. Ginawan logo yan, bagong logo. Yan yung aming poster. Medyo ano, hindi pa nga siya totally kompleto eh, kasi wala pa yung mga ibang ano. Pero yan yung, hindi pa naman siya totally final. May papakita pa natin ulit yan susunod. March 23 yan. Ito naman yung ano, yung ticket namin, 500 pesos po. So, pwede pa po kayo magpa-reserve niyan until bago mag-23. So, mapapalaman tayo. Magpa-practice tayo lalo niyan sa Angel Seaside Resto. Yan po ay sa CCP Bay, Terminal Manila. So, lahat po ng yan, Wow Concert, World Winners of Concerts. So, March 3, yung DNY Talents yan. Yan yung mga schedule namin. So, March 10, AF and TBC Talents. Hindi ako makakarating ng March 10. So, March 23 na lang ako. Si Kuya Hooper on March 10, sila DJ Miles, ganon. Tapos, March 17 sa Maximus Talents. March 22 yung All About Love nila. Tapos, yan yung March 23 namin. Tapos March 24 PIIDMPEP. Tapos yung March 31 yan yung ano, Asian World Class Filipino Award. So diyan nila gaganapin yung awarding ng Asian World Class. Tapos April 7 total. April 14 DNE and April 21 EBQ. Meron pa pala sila diyan, nakalimutan din, hindi na nasulat kasi gawa sila ng bagong poster niyan. Yung April 20, meron silang bago niyan eh. So, hindi pa natin nalagay. So, under siya ng Blaze, DBC 8, Pico, Ascent, Asian Music. Yan yung Maharlika. So, yan. San, ano, ang ganda ng place, ano. So, dyan, buti nga meron na kaming place na pagdadausan na hindi na kami palipat-lipat ng place kung saan kami mag-event, ganyan. So, sana po, supportahan nyo naman yan. Meron po kaming, yung ticket niyan, sige po, bili po kayo. Pwede mo kayo mag-PM sa amin or kay Direct JM. Yan. So, meron pa tayong isang video dyan, Yan yung, coming soon naman natin. Ang bagong nilalang. Dito natin ang kapalabas ng video. Wala pala kayo eh. Mga mahihinang nilalang lang pala kayo eh. Tingnan niya lalaki yun, oh. Oo nga, mukhang di pa uhuli ng buhay. Malakas na ako. Hindi gaya yung mga reliyoso na mga mahihinang nilalang. Hindi kami mahihinang nilalang. Ganun ah. Kung di kayo mga mahihinang nilalang, bakit kailangan nyo pa ng reliyoso sa buhay nyo? Ang kailangan namin, si Kristo, sa aming buhay.
Sino may nang nilalang siya, sabi mo? Oh, boss, itong ba mo yan si Nestor? Baka isumbong pa tayo niyan. Huwag, maawa ka. Wala akong ginagawa masama, ha? Ikaw pa? Wala akong ginagawa masama? Oo! Ako ba talaga to? Okay, set yung bago nga nyo. Ano, yan, yung bago nga, ginawa nilang nga short film na bagong nila lang. Ipapalabas po yan sa ano eh, Third Christian Film Festival. So, hindi pa natin alam kung kailan eh, kasi sabi sana March, pero baka mga April. Sana nandito na ako para panood ko siya, di ba? Pero kung halimbawa, makuha natin yung ano, magigis siya ulit dito sa atin at dito natin ulit siya ipalalabas. Maaaring sana kung halimbawang pinalabas na siya ngayong March, pwede natin gamitin pang Holy Week. Pero kung hindi, siguro pang April na lang. Yan. Anong ibig sabihin niyang story nila? Yung parang ano siya dito eh, no? Bad boy. Ang dami niyang kalukuhan sa buhay. So, para bang, alam mo yung instead na unahin niya yung pamilya niya, mas inuna niya pa yung mga kung ano-anong klaseng mga kalukuhan. Tapos umiinom pa, di ba? Pero sa pagdating ng panahon, binago siya ng Panginoon kasi alam mo yun, meron siyang isang nagawa dito na doon niya naramdaman kasi parang ayaw niya na ayaw niyang tanggapin na ang Diyos, 'di ba? Kasi parang ang sabi niya kanina, malakas na raw siya. Eh paano nga ba na siya naging malakas noon? 'Di ba hinahabol siya? O siguro may nangyari sa kanya do whatever kaya dumating sa point na eto natanggap niya na may bago siyang buhay. Dahil niligtas pa rin siya ni Lord, 'di ba? Iniisip niya ngayon niya napatunayan na bagong nila lang siya. Kaya inisip niya, ako ba talaga to? Kasi yung itsura niya, di ba, bad boy na bad boy. Diyos ko, ano kayang mga mga revelation niyang yan. Di ba? Pero in fairness, ang galing ha. First time mo maging bad boy. Kasi dati sabi ko sa kanya, bakit hindi mo binigyan ng sariling role yung sarili mo dyan sa mga ginawa mong movie? Pang ilan na ba niya to? Pulubi? Tapos ano? Siguro pang apat niya na to. Pero this is yung isi-send niya sa Third Christian Film. So, ang gaganda ng mga ano nila dito. Sana makapanood tayo niya, di ba? Ngayon, yun, sa 2 Corinthians verse 5 to 17. Sabi niya, kaya't kung nakipag-isa siya kay Kristo ay isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Nag-renew ka na sa buhay mo. Siguro yung mga hindi mo na dapat gawin talaga noon, yung mga ginagawa mo dati, napapalitan na ng maayos sa ngayon. Dahil tinanggap mo na sa buhay mo si Christ, di ba? Kasi kung nananatili kang ganyan, hanggang dyan ka lang, hindi ka na, alam mo, hindi ka na mag-grow, di ba? So, dapat isa-alang-alang natin yung buhay natin kasi marami pa tayong pagdadaan ng panahon,
marami pa tayong pagdadaan ng pagsubok, di ba? Kaya dapat laban lang talaga sa buhay. Ngayon kung meron kang, alam mo, meron kang nire-reach sa isang, katulad nun na meron kang pangarap na gusto mong matupad, dapat unti-unti mo, huwag mahirap din kasi kung bibiglain mo, diba? Kapag binigla mo yan, ay, hindi mo alam kung saan ka dadaan. Kailangan unahin mo yung step by step. Ano ba yung una kong gagawin? Ano ba yung dapat kong gawin? Diba, ito inisip mo, ito yung gagawin ko. So, sa inisip mo, anong ginawa mo? Anong gagawin mo? Bibigyan mo ngayon yan ng step. Kunyari, step one. Dito ako magsisimula. Ito yung pangalawa kong gagawin. Para alam mo yun, the time na nabubuo mo yung pangarap mo, makikita mo siya, ay, oo nga, no. Sabi nga, alam mo ba, pagka mga hula sa akin, lagi daw akong alam mo, nawi-wake ako sa buhay. Kumbiga, wala, mahirap. Ang dami kong pagdadaan ng situation, pero kailangan, kaya ko siyang baguhin. Ako mismo yung magbabago. Diba? Pero kung hindi ko siya babaguhin, nandun lang siya nakastick. Pero sabi ko ako nga, tiwala lang talaga ako sa sarili ko eh. Yun naman ang talaga natin gawin. Yun ang nakailangan natin talagang magampanan sa sarili natin, di ba? Kailangan nating isipin kung ano nga makakabuti talaga para sa atin. Kasi hindi yung, oo, may in-advise siya sa'yo, maaring pwede mong gawin nga. Diba? Pero nasa iyo pa rin ang alam mo yung kahalagahan, yung katuparan talaga ng pinapangarap mo. Kasi merong pero pwede rin naman na yung in-advise niya sa iyo, pwedeng yun din, 'di ba? Bibigyan mo na lang siya ng makabagong estilo. Kasi kumbaga meron kang kunyari bata ka. Pinagalitan ka. Ang susundin mo ba? Sino susundin mo? Yung sarili mo? O yung nagtuturo sa iyo, 'di ba? Siguro dapat doon ka sa nagtuturo. Pero kung alam mo naman sa sarili mo na kaya mong ibigay yung the best mo. And then why not, 'di ba? Mas okay pa nga kapag ka nagturo ka sa sarili mo na dahil ikaw yung nakakaalam ng mga the best na gusto mong gawin. Bonus na lang diyan yung mga advice nila. 'Di ba? Hindi ko mo nag-advise sila. Yun na talaga yun eh. Pero may iba na manako, bahala ka diyan, gawin mo. Kung hindi, bahala ka rin. Ako kasi pagka meron ako talagang gustong bagay, may ininanais ako. Alam mo kahit katang hirap, ewan ko ba bakit? Sige, gagawin ko lang 'to kahit ano. Gagawa ako ng paraan na makuha ko yung gusto kong makuha or yung gusto kong marating, di ba? Kasi kung hindi ko gagawin yon, wala, hindi man ako tulungan ng iba dyan. Yan, si Ate Nova, pa-excite. Nabibigay daw siya sana sa akin kaso napaaga ako. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, makikita pa naman tayo eh. Sabi ko, sabihin mo na. Ay mo sabihin. Sabi niya, next time na lang daw. Maliit lang naman daw na bagay yun. Maliit, ano yun? Sabi niyo, ang taray, no? Ayoko nga. RB, ang taray ni Ate Nova. Sabi niya, ayoko nga. Nagulat ako, ha? Ano siya? Kapangyarihan ba yun? Piruin ko nga. Pero tawag dito, pala, ngayong March, medyo masyadong bisihan tayo hanggang April eh, diba? Sabi ko nga, sana makuha ko na yung mga bagay. Alam mo, nalilito pa rin ako, ang dami-dami kong kailangan gawin kasi nagkasabay-sabay yung mga, alam mo, yung gastusin, yung mga dapat kong gawin. Iniisip ko ngayon, sana ko ngayon si Center. Doon muna tayo sa una, diba sabi ko, isa-isahin. So, ano magawa ko nitong March? Para pagbalik ulit dito, 'di ba? Ever blooming ulit tayo. Tsaka mas marami pa tayong topic na maibibigay sa kanila. Marami tayong
episodes na maipapakita sa kanila, di ba? Yun. Maliit daw na bagay. Ano yun? Bato? Baka mamaya gagawin mo kong Darna. Ate Nova, pa-excite ka para kasi Kuya Cooper. Yan. Actually, nung ano, last Tuesday, magkakasama kami dito kasi third anniversary ni Kuya Cooper sa show niya every Tuesday ng Tinig at Pintig. Ang saya-saya namin dito sa ano eh sa episode niya. Kasi Women's Day, ang naging topic namin diyan is about goals and human instinct, di ba? Naliligali, kinapanood ko yung episode namin. Sabi ko nga, sabi niya, ang haba-haba ng, parang di pa dapat matapos. Sarap makipagtsikahan dun eh. Diba? Pero ano ha, very successful. Daya. Congrats Kuya Cooper, dahil nakaabot ka na ng 3 years. Di mo kalain yun, di ba? Alam mo ba na nag-start kami niyan? Alam mo ba story niyan, RV? Bago kami nakakilala ni Kuya Cooper. Si Kuya Henry, sinama niya ako dito sa kakampi. So, nagko-coast ako sa kanila, nila Tito Nel, sa One Way to Success, sa Pinoy Buhay Kooperatiba. Noong time na yun, wala ng Pinoy Buhay Kooperatiba dito sa kakampi. So, parang nag-out muna, umalis si Kuya Henry kasi nawala yata yung kanyang sponsor. Then, niyaya niya ako na mag-guest sa isang radio station, DWBL, kay Tita Tess. A Date with Tita Tess, ang title niyan. Every Thursday ng 3 to 4 p.m. So, yun pala, nag-guest dyan si Kuya Cooper. Nung nag-guest siya dyan, pare-pares kami, ako pinakilala na. Ngayon, nagtampo pala sa akin, sabi ko, suplado naman ito, diba? Oo, hindi niya ako pinapansin, nagagalit. Pero hinulaan niya ako dun sa radio station, nahiya naman ako, sabi ko. Kasi, hindi raw siya nakita dun sa sa video kasi ang kipot ng studio eh. Apat yata kami nun. Hap lang daw ng pace. Pero yung sa akin buo, siya ang dami niya sinabi, ganyan, nagpe-predict siya. Tapos, meron silang topic nila Tita Tess. Tapos paglabas niya sa studio, hanak ko, hindi ako talpin sa suplado. Then, eto na nga yung nagkaroon ng pagkakataon na sabi ko, naisip ko na, inisip ko, kaya ko rin ba na maging host ng isang programa? Nagkataon na, yun nga, pandemic noon eh, that time. Kasi mag-1 year pa lang noon si Ma'am Fe dito sa ngayong studio na to. Kasi doon kami dati sa Heritage. Yan. Nag-start ako niyan, October 22. So, ang anniversary ng ating Dear Diary is October 22, 2020 yan. Nagkaroon ako ng pagkakataon na mag-open ng isang show. Sabi ko, maging successful kaya. Kasi wala na yung Pinoy Buhay, One Way to Success. So, nagkanya-kanya sila. Naiwan ako dito. Hindi ko nga sinasabi. Tapos, ayan na. Nung launching na nito, sabi ni Kuya Henry, oh talaga? Ang unang-unang guest ko dyan ay si Kuya Cooper. February 14, 2021. Tapos, nung March 5, nag-open na siya ng Tinig at Pintig. So, diba? Ang bilis ng panahon, naka 3 years na siya, magpo 4 years naman ako dito sa aking Dear Diary. Pero almost 5 years na yata ako dito sa ating kakampi. Kasi well started noong 2018 sa Pinoy Buhay Kooperatiba and One Way to Success. Ang hirap ng pinagdaanan ko doon ah. Iniwan nila ako, sabi. Trip talaga nila yun. Talaga sinadya pala nila yun. Sabi ko, ang usapan, dadating sila. So, host lang naman din. Co-host lang naman nila ako, di ba? Ang wala stick na iniwan ako ng lahat. So, nag-solo ko. Parang dalawang show yata yung sinalo ko nun. Sabi ko, bahala kayo dyan. Bibigyan ko ng panibagong taste. Aking moment yun. O, di binigyan ko siya ng taste. Hanggang sa
yun nga, maniwala kayo sa hindi, nag-isa lang talaga ako nung point na inopen ko yung Dear Diary. Kasi sabi ko, masisimulan ko kaya na ako lang mag-isa? Ngayon, dumating na yung panahon na, ayun nga, natagpuan ko si Kuya Cooper. Sabi ko, inoperan ko siya, mag-guest ka sa akin, mag-host ka. Tapos, after that, si Rolando ang aking naging co-host. Pero until now, siya pa rin. Diba? Si Ate Ruby, yan. Aligalig na yung pag magkasama kami niyan. Eh, wala kasi siya ngayon. Kasi may importante daw yatang asikasuhin. So, next week, by next week siguro, nandyan siya. Marami tayong mga guests o mga hindi pa sila ready sa panahon ngayon eh. May nakaschedule ako ba ya? April 19 sana. Kaso sabi niya, anniversary. Kumbaga, 25th anniversary daw ng kanyang, nila ng wife niya. So, hindi sila makakadala kasi out of town. Yan. Bigay tayo ulit ng isang song yung kay ano? Kay Pen Pen.
galing naman ni Penpen. Alam mo yan yung ano, anak yan ng boss ko sa massage, sa spa. Yan. Alam mo, sabi ko nga eh, ang ganda ng boses mo, sayang, di ba? Ayaw niya mag-guest dito. Pinag-guest ko nga siya, ayaw niya. Mahiyain masyado. Pero hindi, ang ganda nga. So, hingi pa tayo sa kanya ng isang video next week. Buti nga pumayag eh. Kasi video lang naman yun. Nahihiya daw siya. Pero kamusta kay Ma'am Marby? Kamusta din? Yan, gusto nyo, kakanta tayo kasi bigyan natin na isang song. Trip ko lang uli. Ako lang mag-isa eh. Kami lang naman ni RB. Alam mo ba ito sa atin dito? Minsan lang kitang ibigin kay ano, Ariel Rivera. Sana po ano next week ulit ng Dear Diary. So, marami pa tayong magandang topic kapag bukas next week meron tayong co-host pala. Para alam mo 'yun. Maging masaya naman tayo. Sa mga gusto pong mag-workshop, pwede rin po kayo nga mag-workshop. I-send natin mamaya yung ano ang kanyang yung poster mamaya. Punta kayo sa ano, Wildlife every Saturday yan. 9 between 9 to 10 to 12 in the morning. Hanapin nyo si Direct JM. Sabihin nyo, kay Denise. Pero ano may payment din yan. Nasa inyo kung ano, gusto nyo piliin dyan, yung one day workshop or yung six session. Mamaya po pag bago mag-glass. Ayan na, okay na. Sumasama mo, sinusumpa sa'yo.
paus eh, sige lang, hirit pa. Diba? Hindi ba nawawala yung boses? Ang paus. Yan. Ano yung ibig sabihin ng minsan lang kitang mamahalin? Minsan mo lang siyang mamahalin, diba? Pero, ibibigay mo sa kanya yung lahat. Diba? Kasi minsan nga lang eh, kahit daw ano, magpakailanman ang kanyang pagmamahal dun sa kanyang napupusuan. Sino kaya yun? Diba? Yan, ibigay natin nun, no, yung poster para makita nila pang ano, workshop. Hindi, yung ano, ay sa concert yan. Yung huli ba? To yung ano. Yung last. May sinenda ko. Yung workshop siya. Nakita mo na? Yan. Marami na silang nagawang ano, movie. So, yan yung mga nag-workshop. Tsaka last, eto kami nung ano, February 17. Yan. Mag-workshop kayo dyan. Ano lang, pag one day yan siya, may payment din, di ba? So, pag meron din nga 6 sessions, meron din. Nasa yun nyo naman kung ano yung gusto nyo piliin na yon. Kung sino po yung makakasama dyan sa ating workshop, marunong po kayong kumanta, pwede rin po, dahil may concert po tayo sa March 23, dun po sa Eagles Bar. So, yun, makakasama para ma-update ulit natin yung ating poster. Then, makakasama din dun sa mga ginagawa naming bagong movie gagawin, mga short film, ganyan. Tsaka with, ano siya, ang kaibahan nitong workshop na to, ito na siguro yung pinakamababa eh, di ba? Kasi sa iba mga worth 5,000, 10,000 to 15,000, ganyan, ang mga workshop. Dito mura lang, di ba? Tsaka, kasama na yung ano, yung pagpiramon nyo ng, pag-sign nyo ng contract within 1 year movie contract na siya. So, di ba? Pwedeng-pwede na. So, sali na kayo para masaya tayo. Ano pa ba? Gusto pa natin kumanta? Kanta pa ba tayo? Huwag na. Sige, kamustahin muna natin si ano, si Lynette. Yan, kamusta na? Hindi siya nag-online ngayon, ha? Ayan, nag-message na si Pen. Mag-guess ka nga dito sa akin. Ayaw mo ba? Mag-live ka, mahihiyain kasi. Pero hindi, gusto mo, ano mag-send ka na lang ulit sa akin ng isa pang song mo dyan. Pwede pa naman natin yan i-play today or next week, ganun. Wala na ko ibang nakita sa ano eh. Hindi talaga sinabi ni Ate Nova sa akin. Hindi mo siya talaga mapilit eh, no? Dinigyan niya lang ako ng ano, parang emoji. Ano kaya yun? Sabi ko nga, eh, baka naman mamaya kapangyarihan yung ibibigay mo sa akin. Yan. And, ngayong araw na to, medyo hindi ako prepare ngayong umaga eh, di ba? Kasi dapat mamaya pa siya. So, naging advance lang talaga tayo. Ano ba date next week? So, 15? 15 na ba? Yan. Si Mariel, kamusta na rin? Yan. Actually, magkikita yata kami next week. So, kailangan na maayos ko na yung dapat kong ayusin. Kasi dito ko rin yun i-reveal pagka nakuha ko na siya. Diba? Yan. Dun sa episode namin last week, sabi ko, tinanong ni Kuya Cooper, ano ba yung pipiliin nyo dyan
Tag-iisa lang kami, di ba? Kung family, career, or money. Ako talaga, ano eh, career eh. Kasi sabi ko kung career, may pera ka din naman dyan eh. Pero kailangan, si Tita Butch kasi ano eh, pera taw talaga. As in pera. Kasi yun talaga nakapagpabuhay sa kanya forever. Tsaka si Ate Nova, family, ganyan. Sa akin kasi, sinicenter ko naman siya. Siguro pareho na bonus naman. Sabi ko, bonus na lang dun yung family. Pero kasi, pinipili lang kami isa. Talaga si Kuya Cooper, no? Talagang, hindi niya pwede ibigay sa amin tatlo. Tag-iisa lang talaga. And naka-open siya. Kaya nangangamusta tayo sa kanya. Yan. So, marami tayong, ano, marami tayong... Andaya kasi neto ni Ate Ruby. Dinala ko pa naman yung papel na isa-sign mo ngayon, di ba? Yan ko nga pala si DJ Lola. Birthday niya kahapon. Nakita ko siya, nag-video okay siya lang. Ano? Nag-live. Ang saya, ha? O nga pala. Siguro, sana maging alive pa tayo ulit sa mga susunod pa na mga episodes ng ating Dear Diary. Hindi pa natin pwede kasi ilabas yung iba eh. Di ba? Oo, hindi pa tayo nakahingi ng consent sa kanila. Andiyan pa ba yung video ko before? Yung last week na sinend ko sa'yo? Yung acting workshop, wala na? Magka may send natin kaya uli sa iyo. Ilang minutes pa ba tayo? Mahaba pa? May chance pa ba? May 10 minutes pa tayo. Sige. Yan. Wait lang ha. Sena natin. Sa Holy Week, tingnan natin kung makakapag show tayo that day. Kasi medyo busy tayo niya. Ayan, isend natin ulit sa'yo. Para, ito na yung last ng ating 10 minutes pa naman yun. Yan. Lahat-lahat sila, kakamustay natin. Si Ate Ruby, si Rolando, si Lynette, Direct JM, si Mariel, and sino ba to si Fernan, yan. Sooner or later, magiging guest natin sila dito, kinakausap pa natin eh, kasi medyo, alam mo na, busy-busyhan din yung mga yan. Okay na, pakisend mo na lang. Ano? Yung mga pinabibili ko sa'yo sa grocery, nagawa mo na ba? Ang dami natin bayaran sa bahay ah. Tsaka yung lasada mo, inabunuhan ko na naman. Bayaran ko kaya yun? Wala pa akong pera. Alam mo, marami tayong bayarin. Lagi hindi naman ganun. Hindi ko kayang abunuhan yung kinuha mo sa lasada. Lagi naman ganun eh. Lagi kang walang pera. Ano ba yung trabaho mo? Ha? Inuuna ko lang yung mga kailangan sa bahay. Newsletter? Ng street writer? Wala naman silbi, lagi kung walang pera eh. Eh, inuuna ko lang yung mga tulad ng pagkain. Nakuwiwan ko sa'yo, diba? Maghanap ka kayang matinong trabaho. Ikaw na rin nagsabi. Marami tayong bariyan sa bahay. Eh, yun ang inuuna ko. Naku, ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay. Direct JM, sabi ko, mag-workshop. Huwag natawa ko mag-workshop. Daya mo, ha? Sabi ko, di sali ako.
Oo. Sabi niya, sige, tuloy natin. Yun na yan, no? Isang, since sa sequence 4 ng Silent Father. Actually, pinalabas nila yata yan sa ano eh. Euro TV last week. Yun. And si Direk JM nag-hi. Tsaka shoutout daw pala kay ano, kay Kuya Vic Tiro. Meron yan ano eh, mga, meron siyang series sa iNet Story sa YouTube. Yung Ransom. First episode, season 1 pala. First, second to third episode. So magkakaroon ng second season daw yan. So hintay natin kung anong i-appear natin dyan ng inyong Denise. Di natin alam. Kamusta po? Tsaka ano, bukod sa magaling siyang director, magaling din tong ano, artist, at the same time, magaling din siyang trainer ng martial arts. Kahawig niya to si ano eh, si Bruce Lee. Yun. Kahawig niya yan. Sabi ko, nasaya-saya naman doon sa ano. Pero sabi niya, siguro mga bandang April o ang pagbalik namin dito, ang gagawin siya na nga season 2. Hindi ko alam kung anong role ang ibibigay niya sa akin dito. Pero nag-usap na kami, sabi niya, sige, bibigyan kita ng role dyan. Ngayon, pag nabuo na namin yan, yung season 1, first to third episode, ipapalabas natin dito yan sa Dear Diary hanggang season 2. Diba? Para at least naiintindihan nyo ng buong story ng Ransom. Si Chris Ann palang kanyang lead star dyan. Yun. So, kamusta kayo lahat? Lahat-lahat ng ating maging guest nga next month. Next, dito nga week na to, parang wala eh. Kasi one week na lang, no? Mag-Holy Week na. So, alam mo na, magkailangan natin ulit, magnilay-nilay ulit kay Lord. Meron ba tayo RB sa ano, Holy Week? Meron, no? Sabagay kasi ang March 25, may ano to tayo, no, event. So, try na lang natin yan. Kung hindi, basta i-ready ko lang yung... pwede nating maging episode by Holy Week. Ngayon kung hindi, iset natin by April. So, yon. Ilang minutes? 5 minutes? Ilang minutes na lang. O sige, ano, next week na lang ulit sa ating Dear Diary. Yan, para may guest tayo at co-host. It's bye-bye time! Each day I'm lonely, every day so sad. Stranded heart with brave and sad. Time to move.